Speaking of Aimee Marcos, hindi pa tayo tapos kay Aimee Marcos, mga kababayan. Hindi pa tayo tapos, kala tapos na hindi pa. So ito ang pinaka nakakainis na ginawa ni Aimee Marcos, mga kababayan, ito ah. So si Aimee Marcos po kasi nagsalita, pero meron siyang interview. So sabi ni Aimee Marcos dito ah, ang nagtanong pa sa kanya SMNA pa talaga. So sabi ni Aimee Marcos, no, just in. Mga malalaking proyekto sa infrastruktura isinantabi ng Marcos admin. Zero budget ang flagship infrastructure project ng DPWH sa General Appropriation Act, GIA, ayon kay Senadora Aimee Marcos. Ayan na. Nagsimula na yung pamumulitika ni Aimee Marcos ngayon. Ngayon, ang ginagawa ngayon ni Aimee Marcos, sinisiraan niya lang ngayon yung mga infrastructure project po ni PBBM at kinukumpara ito kay dating Pangulong Duterte. At para mas mainis pa nga tayo, mga kababayan, panoorin po natin itong interview ni Aimee Marcos sa SMNI. At syempre, sablay siya dito. Diba? Ganyan po talaga kawalang hiya yung mahabang baba na yan. So kaya niyang siraan yung kanyang kapatid at kapamilya para sa kanyang politika. At ang problema pa dito, mga kababayan, dun pa talaga siya dumidikit sa pamilya na allegedly nasangkot sa patayan. Sangkot sa korupsyon, allegedly. So ito, panoorin natin ito, no, para mas maganda. Yung previous administration, no, golden age po yun ng infrastructure development, kung hindi ako nakakamali. But this year, sinabi nyo kanina, parang naisang tabi yung infrastructure development. How would this affect our economy? Well, it's going to be a real disaster if we cannot prevent what we see in the DCWH budget. Ang liwaliwanag kasi nakita natin, ang malalaki proyekto dito sa ating bansa, foreign assisted. Alam naman natin na mangungutang tayo o kundi papakiusapan na bahagi, eh, hindi utang kundi grant. Ano man yun, na ano yung financing, eh kailangan talaga may parte yung Pilipino, no? So, magbibigay tayo ng bahagi nun bilang utang o bilang share ng grant. Abay, isipin nyo, yung buong GAA, yung buong budget, para sa 2024, zero ang linagay sa flagship project. Ibig sabihin, yung malalaking tulay, yung mga highway, yung mga puerto, yung mga airport na inaasahan natin, yung mga irigasyon na nag-iintay, etong at El Nino, lahat yan zero. Kasi zero ang foreign assisted project. Maliban pa dyan, zero rin ang right of way. Hindi naman zero, sabi, 300 million, ang utang 66 billion. Paano ka naman yan? Ibig sabihin, hindi na mabubuksan ang mga bagong kalsada kasi yung right of way, nakatenga yung lupa, ayaw bayaran. Eh di syempre hindi masisimulan yung project. O di wala na naman yung right of way sa buong Mindanao, eh naghihintay yan sa buong Samar, sa buong Cordillera. Wala na naman mabubuksan na bagong kalsada. Yung maintenance, kung nag-aalma tayo na matrapik ang EDSA, matrapik ang Metro Manila, matrapik ang Cebu, matrapik ang Baguio, lalala pa yan. Pagkat wala nang mame-maintain, kung butas-butas at sira-sira yung mga kalsada, lalo pang masisira yan kasi zero na yung maintenance halos. Ang konti-konti na. Tapos yung pre-engineering, ano? Yung engineering, importante yon kasi doon pinaplano yung mga project. Paano yan kapag walang design? Bara-bara, kakaltasan na lang ng mga kontratista. Alachamba na lang kasi wala nang program of work, wala nang aral, wala nang standard. Yun ang kinatatakutan ko talaga. At kasi pag sinabing Marcos, ang kinatatakutan ko at kinahihiya ko, talagang inaasahan ng tao, magagandang infrastructure. Yun nga ang binubuhay ni Presidente Duterte noong nakaraan. Magaganda, talaga nakakasindak na infrastructure. Yung mga malakihan patapat, ayan, yung mga viaduct sa Candaba, yung mga malalaking tulay ng Leyte Sama. Ganun ang ina-expect eh. Tapos magugulat na lang sila na zero pala. Diba? So ganyan po talaga ginagawa ni Aimee Marcos. Sisiraan yung presidente na kapatid niya and then paangatin si Digong. Boba. So ito, mga kababayan, nakatanga ni Aimee Marcos. Unang-una, mga kababayan, so ang sabi kasi nila, golden age of infrastructure daw po nung panahon nga daw po ni Digong. At ayan din po yung paniniwala ni Aimee Marcos. Pero mga kababayan, kung tingnan po natin, ito, sabi dito, NEDA. Ito, nabalita ito noong 2021. NEDA. 18 of 112 build projects done by time Duterte gan. So sa 112 po na pinagmalaki at binida ni Digong, 18 lang po yung natapos. 18 lang po yung natapos. Ah. Kasi ngayon, mga kababayan, ang ginawa kasi ni Duterte, inuna niya yung mga infrastructure sa Metro Manila na malalaki.
para mapakita na mayroong ginawang madami. Pero yung mga maliliit, hindi pa po nasimulan, at yung iba proposal pa lang, pero sinama na nila sa build, build, build. Kaya nga sinasabi ko nga dito mga kababayan, yung build, build, build nga po ni Duterte na yan, isa lang po itong malaking advertisement. Kita mo, di ba, 112 yung pinagmalaki ni Digong, pero 18 lang yung natapos. Paano yan? So ano yung sinasabi ninyo na golden age of infrastructure, eh 18 nga lang yung natapos. At mga kababayan, yung mga nasimulan na rin po nun, yung mga proposal din po nun, nung panahon nga po ni Digong, ayan naman po yung pinagpapatuloy ngayon ni PBBM. So, di ba, yung magandang example dito, yung ano, yung LRT extension ng Coastal Road. Di ba, nung natapos, di ba, ayan, nasimulan yan nung panahon ni Duterte. At ngayon po, ongoing pa rin po yung construction yan. Umabot na nga atang ano yung construction eh. Umabot na atang kabihasnan eh. O, pero in short mga kababayan, yung build nga po ni Duterte, isa lang po itong para sa akin just normal. Mediocre, normal lang 'yan. Yung naging what they call this, yung naging finished product niya. Kasi hindi naman talaga siya overwhelming eh. And then mga kababayan, basahin natin 'to dito na. So ang budget niya is 235 billion. So almost 1/4 no 51 billion ni Pulong Duterte. O 18 no? The Duterte administration would have completed 18 big ticket flagship infrastructure project worth 235.9 billion on its build listed by time. So ayan lang punto natin dito no. And then ito yung project nga po ni Digong. So, under construction, completed, proposed. So, pati po kasi yung mga proposed, sinama nila sa build. O yung MRT Line 10, proposed pa lang, wala pang nasimulan, pero sinama na nila dun sa 100 ano ba yun? 112. Ayun, puro proposed to. Ito yung build ni Duterte, ha? Puro proposed pa rin. SkyTrain, Fort Bonifacio, Makati, SkyTrain, proposed. Pero sinama niya sa build. So, ibig sabihin nun, advertisement lang din yun. Propaganda yun para, what they call this, para gumanda yung imahe niya sa mga tao. And then, mga babayan, bukod dyan, ito puro purpose niya ito, purpose. So, ngayon, yung sinasabi ni Babalina na wala daw pong budget na binigay sa DPWH. So, kung makita po natin yung pinaka budget po noong 2024, ngayong taon, DPWH po yung isa sa pinakamalaki. 822.2 billion. Pangalawa po siya kay Sara Duterte na 900 billion. Anong sinasabi ni Amy Marcos na walang budget na binigay? Ayan nga At mas malaki po ito. Mas malaki tong budget na to. Kasi nung panahon nga po ni Digong 2022, yung budget po ng DPWH, is, nakita ko to sa Senate sa isang hearing sa Senate, 600 billion lang. 600 billion lang, no? Lang. Ayan, no? Saan ba yun? So, yung bago po matapos kasi yung termino ni dating Pangulong Duterte, yung budget po ng DPWH, 600 billion. So, kung kukumpara po natin ito sa budget po ng DPWH ngayon, sa panahon nga po ni PBBM, 800 billion. So, ang tanong kasi dito mga kababayan, saan nakuha ni Amy Marcos yung walang budget para sa infrastructure, yung DPWH, wala dong pang maintenance, wala daw pong para gumawa ng bagong infrastructure, wala daw pong budget sa engineering, lahat ng yun po is trabaho po ng DPWH. So, ang tanong dito, saan napunta yung 800 billion na pondo? Na mas dihamak naman, na mas malaki sa pondo ni Digong. So, ano yan? Hindi ko talaga makuha kung anong klaseng tao to si Amy Marcos. Hindi kasi nakakapanggigil kasi talaga. Shemni, magandang gabi Shemni. So nakapanggigil lang po kasi talaga mga kababayan na katulad nga po ni Amy Marcos, nakapatid pa nga mismo ni PBBM, yung style ngayon ni Amy Marcos ihilahin pa baba yung kapatid niya, iaangat si Digong.
At in the first place, mga kababayan, dyan po sa build na yan na sinasabi ni Digong, 18 lang pala yung natapos. At puro proposal pa lahat. Majority po puro proposal. So anong golden age of infrastructure na sinasabi ni Amy Marcos at saka ng SMNI regarding nga po dito kay Digong? Ewan ko lang, medyo nakakainis lang po talaga mga kababayan. Pero dito pa lang po kasi mga kababayan, sa budget pa lang po kasi na 800 billion pa lang, na mas malaki pa talaga sa budget ni dating Pangulong Duterte dati sa DPWH. Ano yun? Di ba lumalabas dito talaga na sinungaling lang talaga si Babalita, si Babalina. Ano ba mas maganda, Babalita, Babalina? Wala, sumusobra na itong mga kababayan, di ba? So dyan po sa 828 po na nanonood, pahingin na lang po ako ng likes, hindi pa po nakaka-like. At dyan po sa team replays, di ba? Justifiable pa ba itong ginagawa ni Amy Marcos, na especially nga ito, no? Sinisiraan niya ngayon yung infrastructure project po ni PBBM, na in the first place, na yung mga hindi po natapos ni Digong, is patuloy lang po ni PBBM, and then yung mga ibang proposal na hindi rin po nasimulan, katulad nga ng Mindanao Railway Project. Ayan, di ba? Pinagmalaki ni Digong yan. Pag-upo na pag-upo niya bilang presidente. Magpapatayo ako ng Mindanao Railway Project na ang pupondo China. Yun pala, wala naman pala nangyari. Hanggang natapos yung termino ni dating Pangulong Maudigs, wala pong Mindanao Railway Project. Kahit nga isang pako, walang naipako dun sa lupa. Oh. So kayo naman sabi nyo nga po dito na justifiable pa ba itong si Amy Marcos, o talagang itong sa ginagawa ni Amy Marcos ngayon, mas lalo niya nilulubog yung sarili niya, especially sa kanyang political career. Ah, di ba? So, pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, no? Babalina. Mas maganda babalina, no? Kaysa babalita, no? Sabi ng iba kasi, tambalina. Para daw tambaluslos na mahabab. Diyos ko. So, thank you po mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat.